So punta lamang kayo sa inyong page, click professional dashboard, click monetization, and then piliin po ninyo syempre yung stars. And then click nyo po yung add payout account. Ayan. So dati nakapag-setup na ako, o ituturo ko lamang para sa mga hindi pa po nakakaalam. So dito complete name, yung birthday po ninyo, and then yung country kung nasaan po kayo, syempre Philippines. So dito sa business type, i-click po ninyo yung individual, then click next. Dito naman guys, ilalagay ninyo yung complete address po ninyo. So tatakpan ko lang kasi nandito yung phone number ko, yung email at saka yung TIN number. So kung kumpleto na, i-click po ninyo yung next. So dito naman, bank po yung pipiliin natin kasi kapag PayPal, ang dami kasi nagkakaproblema. Ayan, so link payout method natin. Okay, so dito yung account holder name. Syempre yung pangalan po ninyo. So i-check po ninyo kung tama yung tinatype ninyo. And then dito yung SWIFT code. Punta lang kayo sa Google, i-search ninyo kung ano yung SWIFT code ng inyong ATM or banks. And then copy nyo lang and then paste nyo dito. And then i-type po ninyo dito yung inyong account number. So be sure na check po yan lahat. So pagkatapos po nyan, ay click nyo lamang po ang link payout method. Okay, antayin natin. Okay, so add tax info. So ito na po yung pinaka-importante sa lahat kasi ito na po yung tax information po ninyo. So ito po yung form na W-8BEN. Okay, medyo mahina yung kan natin. Okay, so dito, kailangan basahin po ninyo ng mabuti ang nasa form po dito. Yung tinatanong po niya bago nyo po kayo mag-check. Ayan, so for example, ayan, are you a US citizen? So syempre hindi po. Ang check natin dyan ay yung no. Okay, yung second one, are you acting as intermediary agent? So hindi rin po yung sagot dito. So click po ninyo yung no and then click next. So dito naman, country of citizenship, syempre Philippines, yung piliin po ninyo kung nasa Pilipinas po kayo. Ayun. So dito naman, non-US TIN, kasi nga wala tayo sa US. So click I have a non-US TIN and then click po natin yung next. So dito naman, okay na yan. Click nyo lang yung next. Hala, anong nangyari? Click next. Ayan. Ha, di ko natakpan yung address. Okay lang yan. So, click next. Dito naman guys, huwag kayong magkakamali sa inyong lalagyan ng check. So, yung 0% of services will be physically performed doon sa US kasi nga wala tayo doon. So, dito naman, click nyo yung consent and then yung mag-signature po kayo dito. So, ang gagawin lang, itatype po ninyo yung full name po ninyo and then click nyo po yung next. So dito guys, huwag niyong kalimutan na mag-screenshot para meron kayong copy ng inyong form. And then, i-check nyo po ng maigi yung mga information po na nilagay ninyo bago nyo i-submit yung form po ninyo para hindi kayo magka-problema in the future. Kapag na-check na po ng maigi ang inyong information na nailagay, ay pwede na po ninyong i-click yung submit form dyan sa baba, yan yung kulay blue. Ayan, so hintayin lang natin. Medyo mabagal yung internet. Ayan, your tax information is already complete. I-check nyo lang yung I want paperless delivery and then click done. Ayan, okay na po yan guys. Usually dun sa mga first time na mag-setup, ang last na magpapakita ay you can now use your stars. So congratulations. So follow for more guys.